Ano bang sikreto? Ba't natin napataba ng 3.27 kilos? Magandang umaga po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpuz dito sa Adelaide River Farms, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Kasama po si Pastor Julio sa likod ng kamera at sa ngalan po ng aming partner na si Paul Alcoriza, kami po ay buabati sa inyo ng isang magandang umaga. So ngayong umaga mga kabaka ay pag-uusapan po natin, mayroon bang magic pill sa pag-aalaga ng baka? So kasi itong mga nakaraang panahon, may mga nag-o-offer po sa akin. Mayroon pong pouch na sasabihin na pag ito po idadagdag sa or ipakain sa baka, ay tutubo po ang inyong baka ng magandang average daily gain. So ngayon po ay titingnan po natin tamang-tama, kasi meron po tayong very controversial bull. Ito po yung bull na pinagmamay-ari po ng Vice Mayor po ng Mlang North Cotabato, na si Vice Mayor Usilito Piñol. Kapatid po yan siya ni Sec Manny Piñol, no? Na dati ay nasa Department of Agriculture at ngayon po ay siya na po yung Chairman ng Mindanao Development Authority. Yung baka po na yan, nung dumating po sa amin, ay ang timbang po niyan ay 390 kilos. At nung tinimbang po natin yan noong nakaraang araw, yan po ay tumitimbang ng 720 kilos. Yan po ay sa loob ng 110 days. So nung kinumpute po natin yung average daily gain niya, ito pa yung umaabot ng 3.27 kilos. So marami pong nagulat. Ano pong nangyari? Unang-una, yung baka po na yan, ayon po sa kwento ni Vice Mayor, ay medyo napabayaan po sa rancho. At nagkaroon po ng malnutrition, kaya bumagsak po yung katawan. Kaya kung makikita po nyo yung old picture po nito, ay talaga naman pong medyo namutla, no? Kaya maraming nagtatanong, ba't nagbago yung kulay? Normal po kasi yung baka, pag kulang po sa nutrition niyan, ay minsan naglalight yung dark color dahil nga po kulang siya ng nutrients. Meron po siyang tinatawag na nutrients deficiency. So ito, pagdating niya po rito sa feedlot, ay pinakain po natin. So ang tanong, ano bang sikreto? Ba't natin napataba ng 3.27 kilos? At maya-maya, titingnan natin kung meron nga ba talagang magic pill. Bakit tumaba or lumaki ang bakang ito ng sobrang bilis? Okay? So, unang-una gusto po namin ipakita sa inyo gaano po karami ang kinakain ng baka na to. Tingnan nyo po, dalawang baka lang po nandito sa kulungan, pero alas 9:30 po ng umaga, ganito po karami. So, titingnan nyo po ha, didipahan ko po yan, ayan. So, dalawang dipa ang pagkain. So, ibig sabihin, ang pagkain lang po nito ay napakasimple. May video po kami gagawin para i-discuss yung specific na pagkain, pero ang pagkain po nito ay pinya, rice bran, copra meal, at saka micro ingredients. Pero wala pong magic pill, wala pong kung ano-ano, probiotics or kung ano-ano dyan. Hindi po kami gumagamit. Ginagawa lang po namin pagdating, tinuturukan po namin ng isang shot ng vitamin E, sa leg, at saka isang shot po ng ivermectin sa kabilang side po ng kanyang leg, no? Kung bakit po namin ginagawa yan, kasi ayaw po nating ma-damage kung sakali man magkaroon ng residue yung bandang puwetan, kasi mahal po yan. Kaya wag po tayo mag-inject sa puwet, dito po tayo mag-inject sa leg. Ngayon, paano hindi tataba yung baka kung ganito karami ang pagkain? Kasi yan po lagi eh, akala po natin mayroon pong sikreto. Ang sikreto po dapat 22 hours ng pagkain ang ating alagang baka. Ngayon, tanong ko sa inyo, sa lahat ng magbabaka sa Pilipinas, mayroon ba sa inyo na sa loob ng 101 days ay yung baka ninyo, napakain ninyo ng 22 hours a day? Oh, yan ang challenge ko sa inyo. Kasi kung napakain nyo po yan ng 22 hours a day sa loob ng 100 days, ay maari din pong lumubo ng kanya ang inyong baka ng ganyan. At ito po, sa loob ng 101 days ni isang beses, hindi po nagbago ang oras ng timing ng pagkain nito, at hindi rin po nagbago ang klase ng ingredients na pinakain. So ito po, mula nung umpisa, pinya,
rice bran, coframil at micro ingredients ng pagkain mula day 1 hanggang 101 days. Yan po ang sikreto niyan. Kasi marami po sa atin, akala po ninyo, pag naglagay po tayo ng powder, kahit na kunti lang yung pagkain, tataba yung baka natin. Hindi po totoo yan. Tingnan nyo po gaano kalaki ang tiyan ng bakang yan. Pag yung bakang yan, pinakain nyo lang po ng 10 kilos, kahit po lagyan po nyo ng powder niyan na sobrang mahal o yung mga sinasabi po nila dyan na mga produkto na mapapataba yung baka ninyo, wala pong kwenta yun. Kasi ang katotohanan po, kailangan punuin natin yung tiyan ng baka. Kasi kung hindi, balik ulit tayo doon sa microbio. Mayroon pong quadrillions of microbes sa loob ng tiyan ng bakang yan. At pag yan ay hindi natin napakain nito, at yan ay hindi umabot ng 22 hours a day, hindi po mabubuhay yung quadrillions na microbio sa loob ng tiyan ng baka. Yan po ang dahilan para hindi po lumaki. So ayan, nakita nyo po, kami rito, andyan dyan yung pagkain. Ito, kung enough na po ito ng 22 hours, pero I doubt, dadagdagan pa po namin ito kasi kulang pa po ito sa bakang dalawang ito. So, yan po ang challenge natin, mga kabaka. Kailangan 22 hours ang pagkain, no? Ngayon, tanong, wala naman po kaming coframil at saka rice bran at saka kung ano-ano pa dyan. Hindi po problema yan. Ang importante, kung ano man yung gustuhin yung roughage, di-discuss din po natin yan sa ibang videos po natin. Kahit ano pa yung gamitin nating roughage, which is around 80% ng consumption, at kung ano man yung ihalo nating concentrate, 20% po ng composition, kasama po yung micro ingredients yan. Basta importante, mula day 1 hanggang harvest, pare-pareho, walang nagbabago. So yan po ang sikreto. So wala pong impact o napakalit po ng impact nung sinasabi nating kung ano-ano dyan binibenta, mga powder-powder dyan. Nako, huwag nyo pong sayangin ang pera ninyo. Ang gagawin po ninyo, siguraduhin po ninyo na may pagkain ang baka nyo pareho mula day 1 hanggang harvest, 22 hours a day. Yan lang po sikreto nyan. And then dagdag po, tubig. Nakita nyo, meron po kaming tubigan. Yung tubigan po namin ay available po yan 24 hours a day. So tanong ko po sa inyo, sino rin po sa mga magbabaka dito sa atin, na mga followers natin, ang mayroong malinis na tubig na 24 hours? Kasi pag wala, useless din po yung ginagawa natin, no? Napakadaling magsabi na imposibleng mapataba yung baka ni Vice ng 3.27 kilos. Pero ang tanong, kaya hindi nyo magawa, baka wala kayong available na feed. Same quality for 100 days. 22 hours a day. Tubig na 24 hours a day. Kulungan na hindi lumulubog yung paa dahil sobrang kapal ng putik. At saka, of course, yan, pinapatayo po natin yan 4 beses sa isang araw. So, ayan po, kala nyo, kasi may mga medyo nangangantsaw, world record daw po yung 3.27 kilos na average diligent. Kabaka, yan po ang katotohanan. Kaya nyo rin po gawin yan, pero ang challenge ko sa inyo, consistent feed na available 22 hours a day sa loob ng isang daang araw, malinis na tubig na consistent available 24 hours a day. Kung kaya po ninyo yan, kaya nyo rin po magpataba ng baka tulad ng ginagawa po namin. So ayan, sana po may natutunan po kayo. At of course, humihingi po kami ng pasensya sa mga nagdududa po sa amin na akala po ay niluluko namin kayo. Hindi po. Tingnan nyo po yung mga videos po namin sa Adelaide River Farms sa YouTube channel at saka Facebook. So habang nandoon po kayo, mag-subscribe na rin po kayo para makita nyo po kung ano yung mga ginagawa namin dito. At sana po tayo mga Pilipino ay makatulong sa kapwa nating Filipino. So tulungan po natin ang industriya ng pagbabaka, at ito po ang Adelaide River Farms. Hindi po kami nang i-scam. Kami po ay handang tumulong sa ating mga magbabaka, lalong-lalo na po yung mga tradisyonal na naniniwala na tataba ang baka sa pagsuga-suga. So, tingnan nyo po ninyo. Tingnan po ninyo itong ginagawa po namin sa Adelaide River Farms. So, peace po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpuz mula po rito sa Adelaide River Farms sa Pulumulok, South Cotabato. Sa ngalan po ni Pastor Julius sa camera at saka ang kasama po natin si Paul Alcoriza, kami po ay nagpapasalamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.